Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And some of you might be asking, bakit ganyan itsura mo, sir? Siyempre, para maiba naman. Kasi paulit-ulit na lang yung mga itsura ko doon sa mga napapanood nyo ng videos ko. Pare-pares yung suit ko na damit, di ba? Pare-pares yung itsura ko, yung hairstyle ko, ganun. So, para maiba naman, di ba? Nakikigaya ko doon sa ibang mga YouTuber, di ba? Hindi, ang totoo, hindi ko pa kasi nakukuha yung laundry ko, tsaka di pa ako nakakapagpagupit, kaya para maitago yung kahihiyan, nagsuot ako ng ganito. So, by the way, ang pag-uusapan natin dito sa video na ito right now is kung paano nga ba mag-invite ng hindi ka nai-Indian. Boom, panis! So, before we proceed, kailangan muna nating ayusin yung mga terminologies natin pagdating dito sa business. Okay, majority ng mga old school network marketer, actually ito ay para sa mga network marketer na kabilang sa traditional network marketing companies katulad ko, na ang itinuturo is mag-invite ka sa office or kung saan man na lugar, tapos personal mo siyang kakausapin para pasaliin sa business mo. Kayo yung makaka-relate dito sa video na ito, kasi nga ang pinag-usapan natin dito is paano ka makapag-invite na hindi ka nai-Indian, or paano ka magpe-present ng business mo na hindi ka nai-Indian ng prospect mo, kasi yun yung isa sa pinakang ayaw ko pagdating sa traditional network marketing business, yung tipo na bis na bis ka na, di ba, nagporma ka na, nagpagupit ka na, sandamakmak na pampinaliguan mo yung sarili mo, sandamakmak na pabango, di ba, nakailang palit ka na ng damit, magmukha ka lang maayos, magmukha ka lang disente, o magmukha ka lang mayaman doon sa kakausapin mo. Tapos pagdating mo doon, alam mo yun, ang tawag ko doon is yung networker starter pack. Yung networker starter pack na itsura, doon na, naka-long sleeve ka, naka-leather shoes, naka-leather na bag, na sling bag, di ba? Yung networker starter pack. So, nung tinatawagan mo siya, eh, hindi ka naman pala sisiputin. So, napakalaking bad trip nun, kasi sinayang mo yung effort mo, yung oras mo, yung pera mo, pamasahe. Tapos, hindi ka naman pala sisiputin. Di ba? Palaging may emergency, palaging may namamatay, palaging may nauospital, palaging may naaksidente, whatever. Lahat na ng excuses sasabihin yan. So, kayo yung mga makaka-relate dito, unlike dun sa mga kasali sa mga online businesses, which I hope legal yan na kinabibilangan nyo, eh, online lang talaga sila. So, ito yung pag-uusapan natin. Paano ka makakapag-present dun sa invite mo, makakapag-invite nang hindi ka nai-Indian? So, once again, naayusin natin first yung terminologies, yung ating terminologies pagdating sa business natin, which is ang pinakang common na terminology na madalas na ginagamit ng mga network marketer, mga old school network marketer, is production. Okay, by the way, pag sinabi kong old school, eh, hindi ko sinasabing yung ano, hindi siya in a negative way. Kumbaga, old school, ibig sabihin, ito yung traditional way. Okay, nasanay lang ako natawagin siyang old school, pero traditional way ang ibig kong sabihin, yung mag-invite ka, papunta mo sa office, magte-training ka sa office, yung mga ganong way. Yung word na madalas na nami-misinterpret natin is the word production. Okay, so ano ang ibig sabihin ng production? From the word itself, okay, root word niya, which is produce. Ibig sabihin, may na-produce ka na result, whether negative or positive man yan, may na-produce ka na result. Okay, kapag ikaw nakapag-invite ka sa office, tapos nakausap mo, hindi sumali, may activity ka lang na ginawa. Hindi production yun. Okay, ang production, may naibibigay sa'yo na result na gusto mo. For example, may na-invite ka, kinausap mo, napapiin mo, or nabentahan mo ng products, production ang tawag doon. Yun ang totoong production. Hindi production yung may na-invite ka lang, hindi production yung may nakausap ka lang, hindi production yun, activity lang yun. Okay, so maging clear tayo doon. So once again, ang production ay kapag ka may na-invite ka, napasali mo or nabentahan mo ng product, kasi kumita ka. Yun naman talaga yung pinakang primary reason kung bakit tayo nag-join sa network marketing business, is because gusto natin kumita. Okay, gusto natin kumita ng additional na income. So for example, ako, madalas ako pumupunta lang ako sa office kapag may imimit ako na downline, may training kami, di ba, may bonding session kami, yun ang tawag namin doon. And kapag may importante na ipapasabi sa akin yung upline ko, or kailangan talaga na nandun ako, tsaka ako pumupunta kapag may pay-in na ako. Okay, pay-in na. Ibig sabihin, pupunta siya doon, pay-in na siya. Hindi na namin kailangan pa masyadong magkwentuhan kasi sasali na siya. And may imimit ako na downline galing ibang bansa na umuwi dito sa Pilipinas. So, yun lang yung mga time na pumupunta ako ng office. Pag bumibili ako ng products, hindi na, nagpapaship na lang ako. Meron kaming dropshipping. Ibig sabihin nun is, babayaran ko lang yung product doon, tapos sila na yung magsiship. So,
So meron kaming ganung way. Pagdating rin sa pay-in, hindi naman ako nagpapa-pay-in yung one-on-one. Though kaya ko siyang gawin and ginagawa ko pa rin naman as of today, hindi yun yung pinakang ano ko, primary strategy ko pagdating sa pagpapasali ng prospect. Pinapasali ko online pa lang. Kasi dito sa amin, ang office namin right now, as of today, magkakaroon na kami ng branch dito sa Quezon Province, dito sa Lucena City. As of today, yung office namin is nasa Ortigas. So, mga 4 hours yung biyahe simula dito sa amin papunta doon. Just imagine kung everyday akong pumupunta doon para lang mag-present sa invite ko, tapos i-engineer ako. Di ba? So, napakalaking waste of time, waste of effort, waste of money. So, ako pumupunta lang ako doon pag kailangan ko talagang pumunta. Okay? So, yun yung para sa akin kasi, yun yung production para sa akin kasi pay-in na eh. Di ba? Pagbebenta naman ng products, di man ako nagbebenta ng harapan talaga. Depende sa sitwasyon. Kung meron ako makausap na interesado sa products, tapos tinanong ako, nagkausap kami, di bebenta ako siya. Pero kung wala naman, majority of my time, dito lang. Sa internet, dyan lang kami nagbebenta ng girlfriend ko, which is tandem kami. Okay, ako yung tagapagbigay sa kanya ng maraming prospects, siya yung taga-close ng deal. So kung makikita nyo yung post ng girlfriend ko about sa product sales, okay sa amin yun. Okay sa amin dalawa yun. Hindi lang talaga akong mahilig mag-post ng ganun sa ngayon kasi siya yung nag-aasikaso nun. Lahat. Okay? So, yun yung production. Nakakapagbigay ng result. Okay, hindi production yung may na-invite ka lang. Once again, may na-invite ka lang, may nakausap ka lang, di naman sumali, di naman bumili. Hindi production yun, may activity ka lang na ginawa. Okay? So, I hope clear na tayo pagdating dyan sa terminology na yan. So, ang ginagawa ko is yun nga, pagaya na nabanggit ko kanina, kinakausap ko na siya online. Pinapasali ko na siya online. Pinapresentahan ko na siya online. Though, hindi naman talaga ako yung nagpe-present, which is yung system na namin. Eh, hindi naman kasi yun yung, ano, hindi siya duplicable na basta-basta ko lang ituturo sa'yo. Nagkawa ka ng website, gawa ka ng video presentation na nagko-convert or whatever, yung mga ganong terminologies. Medyo advanced na yun. Hindi siya duplicable. And hindi rin naman siya ginagawa ng mga downlines ko kasi sa team ko, gumawa na ako ng system talaga na nag-work para sa amin. Which is wala ako noon, nung nagsisimula ako, by the way. Way back, 2013. Wala akong ganyan. Nagsimula lang yun last year. 2017. Ginawa ko yun para sa team ko. So, gagamitin na lang nila. So, ngayon, ina-adjust ko yung ano, yung itinuturo ko sa inyo para maging applicable sa inyo. Wala namang, hindi naman kay lahat. May mga ganun eh. May mga ganung system. And para sa akin, hindi nyo dapat rin inaasahan yun. And even yung mga downlines ko, sinasabihan ko sila na yung system namin, hindi siya aasahan mo na lang na magpasali para sa'yo. Ang yung system namin is taga-multiply lang ng effort mo. Taga-tulong lang sa'yo. Pero ikaw pa rin talaga yung magko-close ng deal. Ikaw pa rin talaga yung pwedeng mag-manual follow-up sa kanila. Ikaw pa rin talaga yung tatrabaho. Ikaw pa rin yung mag-handle ng objection. Sila pa rin. Kasi ayoko na yung mga downlines ko is, alam mo yun, parang butaw, umaasa lang sa ganun. Eh, what if biglang mawala yung system? Paano na sila? Diba? So, yun rin yung gusto kong matutunan nyo na pagdating sa mga system-system na yan, kailangan mismong kayo marunong may sistema na wala. Kaya nyo mag-present, kaya nyo mag-close ng deal, sumagot ng objection, magbenta ng products, may sistema na wala, may Facebook na wala. So para kayo, alam mo yun, independent ka talaga. May system, mamumultiply lang yung effort mo. Kung wala, kaya mo pa rin mag-build ng team. Okay, so yun yung isa sa mga tinuturo ko sa team ko na ayoko na umaasa lang sila sa system na meron kami. Yes, meron kami yan, pero taga-multiply lang siya ng effort mo. Kung hindi ka nag-effort, wala rin kwenta yan. Okay? So ngayon, paano ko to i-convert para sa inyo, maging applicable siya in case na wala kang ganon. So once na nag-present ka dun sa, ano mo, actually, kinakausap mo pa lang yung prospect mo sa online, I would recommend na instead na pilitin mo siya na makipag-meet sa'yo sa kung saan lugar, kasi yun yung reason kung ba't ka nang-in dyan eh. Pinipilit mo siya, yung gusto mo yung nasusunod, na pumunta ka dito, mag-meet tayo dito, na kung saan pwede mo naman kausapin siya online. Para saan pa yung Facebook na yan? Para saan yung libreng video call ni Facebook? Hindi na nga Skype eh, kay Facebook na, rekta na eh. Diba? Isa sa reason kung bakit palagi ka nang-in dyan is because yun nga, pinipilit mo siya. Hindi mo man lang siya tinatanong kung ano ba yung preferred niya. Diba? So yun na yung pinakang key doon. Itanong mo sa kanya, once na ready na siya, na malaman kung ano yung business mo, itanong mo sa kanya, ano ba yung preferred mo? Mag-meet tayo or mag-video call na lang tayo? Kasi para sa akin lang naman, hindi ko alam kasi sa inyo, meron sa inyo gumagawa ng script na sinesend nyo lang sa chat. Para sa akin, hindi ko recommend yon. Pero kung nag-work sa'yo, tuloy mo lang. Okay? Kung nag-work sa'yo, tuloy mo lang. Para sa akin, either meet up or
video call. Why? Natitrain ka rin kasi at the same time. Ikaw mismo gumagaling ka. Nahahasa yung skills mo sa pakipag-usap sa kanya na nakikita niyo siya. Para sa akin nga, mas mataas yung closing average ko kapag yung prospect ko kausap ko na harapan kesa sa online lang. Ay, kaya kong gawin parehas. So, yun yung gusto ko na matutunan nyo na kapag kasi yung gano'ng script lang, most of the time, ano eh, yun nga, hindi ka natitrain, hindi ka natututo kung paano kumausap talaga sa personal. Kasi, what if ganito yung mangyari? What if merong isang negosyante, malaking negosyante na nagka-interest sa business mo, tapos hindi ka marunong mag-present, di ba? Tapos wala yung upline mo. Di ba, worst case scenario, wala yung upline mo, gusto niya mag-on the spot ka, presentahan mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na, Pastor, panoorin niyo na lang po yung video. Kasi kapag sinabi mo sa kanya yun, eh, mag-turn off yan sa'yo. Iisipin niya, malaking negosyante ang tinutukoy ko ha, iisipin niya yung mga high market ang tinutukoy ko. Okay? Iisipin niya na, hindi mo ba alam yung business mo, pinapapanood mo ko ng video? Or sined mo sa kanya, ito po yung compensation plan namin. Batayin mo na lang po. Kapag ganun yung ginawa mo, yun yung isipin nila, hindi mo alam yung negosyo yung pinasok mo. Ba't ako sasali sa'yo? Diba? Para sa inyo ng mga nag-iisip ng, naghahanap ng mga higher market, yung mas malalaki sa inyo. So, make sure na ikaw, marunong ka, kaya mo mag-on the spot. Kasi yung mga ganong klase ng market, yung matataas, hindi yan manunod ng video, hindi yan, most of them, hindi makikipag-video call sa'yo, gusto niya harapan. Hindi yan magbabasa ng script mo, gusto niya harapan, pe-presentan mo siya. Kaya kailangan ikaw mismo marunong ka. And this applies whether you're in online business or traditional network marketing business. So, paano naman kung hindi ka marunong mag-present? Eh, di aralin mo. Duh. Aralin mo. Okay? Ang pinakamagandang way is pag-practice mo yung upline mo. O yung marunong mag-present na upline mo or yung magaling mag-present na upline mo, pag-practice mo siya, mag-present ka sa harapan niya, sabi mo sa kanya na mag-roleplay kayo ng presentation, mag-present ka sa kanya, practicein mo. Kailangan from beginning to the end ng presentation, alam mo. Okay? Alam mo kung paano siya i-present. Alam mo kung paano i-explain yung business mo. Alam mo yung sa products. Alam mo yung sa kung plan. Hindi pwedeng hindi mo alam. Now, some of you might be intimidated na iisipin nyo na parang ang hirap pala kasi baguhan ka pa lang tapos kailangan pala alam mo lahat. Kahit saan business ka po pumunta, ganun talaga. Kahit magtayo ka ng sari-sari store, kailangan alam mo yan lahat. Alam mo kung paano magbenta. Magtayo ka ng karinderya, kailangan alam mo dyan lahat. Kasi kung hindi mo alam lahat, tapos kumuha ka ng empleyado, nakawan ka nila. Kasi hindi mo naman alam eh. So, kahit anong business ka pumunta, kailangan alam mo lahat. Kahit na hindi business, kahit trabaho, kailangan alam mo. Yung trabaho mo, alam mo lahat gawin. Kasi kung hindi, sisisantehin ka, papalitan ka nung marunong. So, nagigets mo, hindi ka dapat na-intimidate na kailangan alam lang. Walang negosyante na hindi alam kung ano yung negosyo niya. Sir, gusto ko lang po malaman kung ano po yung business niyo kasi medyo nakita ko po sa Facebook yung mga pinupost nyo na nagkaroon po ako ng interest na malaman. Pwede ko po ba malaman, sir, kung ano yung negosyo nyo? Pwede nyo po bang explain sa akin yung compensation plan? Paano po kayo kumikita? Paano po yung sa products? Qualified po ba yan? Certified po ba yan ng FDA? Or meron po ba kayong SEC registration? Hindi ko alam eh. Walang sasali sa'yo kapag gaganong-ganong ka. Di ba? Sorry for the word, tatanga-tanga. Hindi pwede. Kailangan ma-practice mo. Wala naman nagsimula na magaling. So, don't beat yourself up. Or, huwag mo naman i-pressure yung masadyo yung sarili mo na within one day, kailangan perfect mo na lahat. Kasi hindi, kahit naman ako, hindi ko na perfect yan within one day. Napakarami kong prinesentahan, napakarami kong pinag-explainan ng business, napakarami kong rejection na experience bago ako gumaling. So, yung iba sa inyo, sinasabi, buti ka pa, Sir Khan, ang galing mo magsalita. Magaling ako magsalita right now kasi 5 taon ko na akong ginagawa itong negosyo na to ng tuloy-tuloy. Kaya ganito talaga ako. And yung mga uplines mo, ganun din. Matagal na nilang ginagawa yung business. So, kaya ganyan sila. So, huwag mo i-pressure yung sarili mo na kailangan magaling ka agad. Gagaling ka lang gradually. Kapag every single day mo siyang ginagawa, ulitin ko, every single day mo siyang ginagawa, hindi kung kailan trip mo lang. Okay? Pwede mong presentahan yung upline mo, pwede mong pag-practicean yung kamag-anak mo, di ba, kapatid mo, asawa mo, o anak mo, nag-represent ka ng business, pwede rin sa salamin. So, yun yung mga tinuturo sa amin before. So, yun yung ginagawa ko. Dati nagpa-practice talaga ako. Actually, yung ginagawa ko, ang pinagpa-practice ko, mga prospects ko. So, hindi ko naman may re-recommend sa inyo kasi sa atin that time, cold market yung prospect ko. So, sila yung mga pinagpa-practice ko nun na presentahan or kung meron man, prospect yung upline ko,
yun, pinagpapraktisan ko siya. Tapos yung applyin ko na lang yung magko-close. Kung ano man yung mga maling pinagsasabi ko, diba yung applyin ko na yung bahala na mag-close sa dulo. So, ano to ha? Itong tinutukoy ko na to way back, 2014 to 2015 yata yan. 2014 to 15, hindi ko alam kung nag-16 pa ba. Basta yung mga time na nagsisimula pa lang ako, manual to ha, ibig sabihin harapan, table to. Kausap ko talaga sa harapan yung prospect ko. So, ganun yung way ko. Noong nagsisimula pa lang ako, yun yung way ko para makapag-practice ako, para gumaling ako. Hindi ka gagaling sa kakapanood lang nung mga nagpe-present. Gagaling ka kapag ikaw mismo yung gumagawa. Ikaw na mismo yung nag-a-apply. Kasi, isipin mo to, ewan ko kung na-experience nyo na yung feeling mo, di ba, nanood ka ng mga presentation nila, yung mga seminar nila, di ba? Tapos feeling mo, alam mo na. Tapos pagharap mo dun sa prospect mo. Ano nga ba ulit yan? Diba? So, ganun talaga. Sa simula, ganun talaga may experience mo. And ang importante is gradually nag-improve ka. So, mag-improve ka, gagaling ka lang. Practice every single day. So, parang ano lang yan, analogy lang ng pagbabasketball. Na sa pagbabasketball, kung first time ka, hindi ka talaga marunong. Wala kang kaalam-alam, kahit dribbling, kahit shooting, hindi mo alam. Kahit anong panood mo ng video about dribbling or shooting, hindi ka gagaling doon. Okay, matututo ka lang kapag ikaw na mismo yung gumagawa. So, parang ganun din sa network marketing, kailangan ikaw mismo yung gagawa. So, pag-practicean mo na yung pag-present mo, kailangan maging magaling ka. Actually, meron naman akong ginawang video, hiwalay na video dito tungkol sa kung paano ako nag-present. Ako ha, kung paano ako nag-present. So, pwede mong hanapin dito sa YouTube channel ko yung video na yun para mapanood mo. Magkaroon ka ng idea kung paano ako nagpapasali ng prospects ko. Now, what if nagsimula ka o nagpa-practice ka na nga, o ginagawa mo na yung, ano, yung presentation, eh hindi ka marunong, tapos yung kausap mo na prospect is gusto niya online. Okay, gusto niya online, gusto niya video call. So, ano yung pwede mong gawin? Eh, hindi ka pa ganun kagaling. So, ang pwede mong gawin is yung tinatawag na three-way. I'm sure na ituro naman sa inyo yan. Three-way chat or three-way video call. So, gagawa kayo ng GC, group chat sa Facebook, tapos doon kayo magsasama, kasama yung upline mo na magpe-present, tapos doon kayo mag-video call or doon kayo mag-chat, doon kayo mag-uusap. So, para makita mo kung paano magpasali yung upline mo through video call, mas maganda. So, para sa mga traditional network marketers na nagpe-present ka nga offline or online, whatever, kailangan palagi kumpleto ka sa tools, especially kung offline. I'm sure na ituro naman ito sa inyo kasi very basic ito. Kailangan kumpleto ka sa materialis. Yung mga dala-dala mo, kailangan dala-dala mo yung brochure, dala-dala mo yung leaflets, dala-dala mo yung clear book, kung gumagamit ka ng clear book, yung presentation mo. Wag, para sa akin, ako personally, recently, ano nga, nanibago sa akin yung upline ko kasi naghanap ako ng clear book. Sabi ko, gusto ko ng clear book. Okay, gusto ko ng clear book. Gusto ko mag-present gamit clear book. Ay, nagtatanong ako, may binibenta ba sila na clear book? So, yung upline ko, ang pagkakakilala niya kasi talaga sa akin, yung upline ko ngayon, is talagang hardcore online marketer ako. Diba? So, online lang talaga ako. Sabi niya, ba't naghanap ka ng clear book? So, sabi ko, gagamitin ko pang-present. Diba, may laptop ako ha? May laptop naman ako. Pero ayokong gamitin siya pang-present. Kumbaga, nasanay kasi ako, way back, na nagsisimula ako na clear book talaga yung gamit ko. Yun yung ano, presentation ko. Kasi sabi nga nung upline ko dati, kapag inasahan mo laptop or tablet for presentation, yes, magandang tingnan kasi ano eh, gadget eh. Pero what if malobat? Di ba? What if malobat siya, out of nowhere na lobat, o biglang nasira, di ba? Paano na yung presentation mo? Diba? I-imagine na lang ng prospect mo. Imagine mo yung product, ganito yung itsura niya. Bilog, tapos kulay puti. Imagine mo ba? So, hindi mo pwedeng sabihin sa prospect mo, kailangan may visual aid siya na nakikita. And that's the reason why mas gusto ko talaga clear book. Okay, para sa akin, para sa mga traditional network marketers, mas prefer ko yung clear book. Kung may dala ka man na device, tablet, or laptop, may dala ka pa rin na backup. Kung sakasakaling ano man mangyari doon sa device mo, kailangan complete ka sa materials. O hindi mo pwedeng ipa-imagine dun sa prospect mo yung itsura. Kailangan nakikita niya talaga. And finally, pagdating sa presentation ng iyong prospect, okay, whether online or offline man yan, imi-meet mo siya or video call, kailangan magaling. Actually, master mo ang pagsagot ng objections. Pag yung prospect mo kasi madaming tanong, okay, madaming tanong tapos feeling mo parang negative, hindi sila negative. For example, sinabi niya, di ba ito yung pyramiding? Di ba yung mga nasa taas nang yumayaman sa mga ganyan? So, kapag ganun yung tinatanong nila, ibig sabihin may maling interpretation sila pagdating sa network marketing. Hindi sila negative. Okay, mali lang yung pagkakaalam nila pagdating sa network marketing. And that is the reason why kailangan magaling kang sumagot ng objection. Kasi pag maraming objection yung prospect mo, ibig sabihin interesado talaga siya
dun sa business mo. Mas gusto kong kausap, sabi ko nga, mas gusto kong kausap yung mga prospect na ang daming tanong. Maraming tanong about sa business, about sa products, di ba? About sa comp plan. Kasi pinapakita lang niya na interesado talaga siya. Kaysa naman dun sa tango lang ng tango tuwing nagpe-present ka or tuwing may sinasabi ka, agree lang ng agree. Most of the time, yung mga ganong klase ng prospect, wala talagang alam sa business, sila yung madaling i-negative. Okay, Berto, naintindihan mo ba yung, yung presentation ko? Apa. Apa. Yes. Apa. Kapag ganun yung prospect mo, tapos sinabihan niya ng ano niya, ay kwento niya sa iba, di ba, na na-invite siya sa ganung business, ang ganda, di ba, baliw na baliw. Gusto-gusto niya yung business, kwento niya. Isang negative lang sa kanya, ayaw na niyan. So, yun yung reason kung bakit yung prospect mo, kapag ikaw, tuwang-tuwa ka na kumausap ng prospect na walang tanong, madalas hindi sumasali sa'yo. Unless, talagang binabaliw, unethical strategies, di ba? Alam niyo na yun, kung ano yun, para lang mapapayin, dun lang siya sasali. Diba? So, yun yung para sa akin, mas importante na magaling kang sumagot ng mga objection. So, meron akong ginawa na mini course about dyan sa paghandle ng objection. Hanapin mo na lang yung link sa description nitong video na ito kung saan ituturo ko sa'yo kung paano sagutin lahat. Okay, lahat ng objection ng prospect mo, bago man yan o luma or whatever, yung mga pyramiding ba yan, scam ba yan, networking ba yan, pag-isipan ko muna, di ba, pinakang common, wala akong pera, busy ako. So yung mga yon, ituturo ko sa'yo dun sa mini course na yon. So hanapin mo na lang yung description after mong panoorin itong video na to. So ngayon, let's say na tinanong mo na yung prospect mo anong preferred niya. Okay, kapag online, edi mas maganda kasi makakausap mo na siya kaagad, video call. Okay, tanungin mo siya kung ano yung, kung gusto niya, ngayon na ba, kung anong oras, di ba, ipa-follow up mo siya, kung anong oras siya available para makapag-video call kayo. Ngayon, pagdating sa video call, konting guidelines lang, kailangan yung prospect mo, walang distraction, wala nang ginagawa. Okay, available time na niya talaga. Kasi kapag maraming distraction yan, mahirapan ka mag-explain ng business at mahirapan rin siyang maintindihan. Okay, so alamin mo kung ano yung pinaka-available time niya, tapos doon kayo mag-usap through video call. Ngayon, pag offline naman, gusto niyang makipag-meet, actually, yun yung part na very, very low percentage na ma-Indian ka. Kasi sila mismo yung nagsabi na gusto nilang makipag-meet up sa'yo. Tinanong mo eh, diba, ano ba gusto mo? Video call tayo or meet up para ma-explain ko sa'yo yung business? Diba? Tapos sinabi niya, meet up na lang. Very low percentage na may Indian ka pa nun kasi siya na mismo nagsabi. Okay, siya na mismo nagsabi kung ano yung mas prefer niya, meet up ba or video call. So, ganun lang yun. And pagdating dito, guidelines, konting guidelines ko sa'yo, bonus tip, is halimbawa nag-set na kayo ng date, na-close mo na yung date, na gantong date kayo mag-meet sa gantong place, diba, gantong time. So, ikaw, gumawa ka ng reminder manually. Lista mo sa phone mo, di ba? Isulat mo sa phone mo. Mas maganda kasi kapag sa phone, automatic nagre-reminder. Unlike kapag sinulat mo lang, pwedeng makalimutan mo, hindi mo mabasa. So, gawa ka ng reminder agad sa phone mo, one day before. At saka, the day before. Okay, one day before, at saka the day before, gumawa ka ng reminder, iset mo doon. So, one day before, so let's say na ang meetup nyo, let's say na October 20, ganon. So, October 19 at 20, magre-reminder ka. So, anong ilalagay mo doon sa October 19 na reminder? Mag-message ka sa kanya. Okay, mag-message ka sa kanya. Anong pwede mong sabihin? I-remind mo lang siya about doon sa magiging meet-up nyo on 20. So, ito yung pwede mong sabihin sa kanya. I-remind lang kita about doon sa meeting natin this coming October 20 at 2 p.m. dito sa, let's say, sa Starbucks. Diba? So, i-remind lang kita, kung sakasakali man na hindi ka makakarating, just make sure na mag-message ka kaagad sa akin one day before or one day before para mai-risked na lang natin yung ating meet-up kasi meron pa akong mga ibang tao na kakausapin. Ayoko naman na masayang yung oras natin parehas. So, ganun. Diba? Iwas in dyan. Nire-remind mo na kaagad siya na before pa lang, kung mag-i-cancel man niya, huwag niya i-cancel on the spot. Diba? Maging professional din siya. So, hindi yun yung sasabihin mo, yung sinabi ko kanina. So, huwag niya i-cancel on the spot. Magsabi siya sa'yo. A day before or even 5 hours before, basta huwag lang on the spot na sasabihin niya hindi na siya tuloy. Okay, ikaw nang bahala mag-formulate kung anong pwede mong sabihin sa kanya. And kaya ako sinabi yung kanina na, yun doon sa part ng script na binanggit ko sa'yo kanina na marami pa akong ibang kakausapin kasi totoo yun. So, huwag nung gagawin nyo, huwag mong sasabihin yun kasi sinabi ko na sabihin mo. Diba? Make sure na once na mapapag-close ka na,
ng iyong meet-up, okay, ng schedule for meet-up, next prospect ka na. Hindi yung magse-celebrate ka pa, di ba, magpa-party-party ka pa. Yes! May bagong prospect akong kakausapin bukas. Yes! Party muna, chill. Chill muna tayo, bro. Chill. Ah, bro, ilan ba yung in-invite mo? Upline! Isa. Di ba, parang tanga. So, next ka na agad. Once na ano mo na yon, na-close mo na yung schedule, next. Tapos na-close mo yung schedule, next. Next, 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 next. Huwag ka makakampante sa iilang prospect lang. So, i-goal mo na meron kang kinakausap 100 a day. Ewan ko lang kung wala kang mapasali dyan. Diba, kapag wala kang napasali, eh di, may mali na sa'yo. Diba? Kapag ka ganun. 100 a day, nakakausapin mo every single day. Napipresentahan mo ng business, whether online or offline. So, isipin mo yun, every single day may schedule ka. Tapos, kapag nag-schedule ka, make sure na sa buong araw mo, lalabas, ako kasi ganun ang ginagawa ko, lalabas ka na rin lang naman, huwag ka magsisettle sa iisa lang. Lalabas ka na rin lang naman eh. Sagarin mo na kung 2 PM itong si isa, mga 4 PM naman yung kasunod, mga 2 hours na ano na pagitan. Take to 2 hours, 4 PM naman yung isa, 6 PM naman yung isa. So, para masulit mo yung paglabas mo ng bahay. Kasi ako, personally, hindi talaga ako mahilig lumabas ng bahay. Kaya, andito lang ako every single day. Madalang akong lumabas. Lalabas lang ako kapag ka, ayun nga, kukuha ako ng income ko, or kapag mag-deposit ako sa banko, or kapag mag-grocery, or mag-shopping, or may pupuntahan kami ng girlfriend ko, mag-delete kami. So, yun lang yung reason ba't ako lumalabas. Pero madalang na nagpe-present ako sa labas. Kasi sa online ko na pinagpasali. Diba? Kung gusto niyo makipag-meet up, edi meet up kami. Most of the time, yung mga nakakausap ko online. Diba? Online. So, mag-meet up kami pag-pay-in na sila. So, yun yung sa akin. Okay, hindi ko sinasabi na lahat ng ginagawa ko, gayahin mo din. Hindi naman. Alamin mo kung ano yung mag-work para sa'yo. Kung mag-work para sa'yo, makakapagpasali ka mas marami is offline, edi tuloy mo yung offline. Kung nahihirapan ka sa online, magpasali sa online, edi try mo offline. Diba? Kung marami ka napapasali online, ituloy mo lang yung online. Kasi yun yung production eh. Yun naman talaga yung hinahanap eh. Diba? Huwag mong pansinin yung mga power and uplines mo kung sinasabi nila sa'yo na, bro, kailangan punta ka ng office. Yung online na yun, pantamad lang yan. Dapat andito ka sa office. Upline, bakit po ako pupunta ng office? Madami po akong napapasali online. Bro, kasi kailangan pumunta ka ng office kasi payaman tayo eh, di ba? Matira mayaman dito eh, di ba? Kailangan andito ka sa office. Upline, marami nga po akong napapasali online. Ano pong gagawin ko dyan? Hindi bro, kasi pantamad yung online. Kailangan nandito ka sa office kasi poweran tayo eh, payaman tayo eh. Kung ganun yung upline mo, tanga yan, huwag mong pansinin yan. Okay, continuous ka mag-produce. Nagpo-produce ka. Okay, nagpo-produce ka, tandaan mo yan. At saka hindi ka naman sumali para sa kanya. Hindi ka sumali para maging boss mo siya. At hindi mo siya boss. Kaya, huwag mong pansinin kung ganun yung pinagsasabi niya sa'yo. Diba? So, continue to produce. Kung para sa akin kasi yung pagpunta sa office, yes, kailangan mo siyang gawin every now and then. Kasi, ako mismo ha, nababurnout din ako. Tao lang rin naman ako. Okay? Kailangan ko rin na may mga nakakausap kasi maghapon dito sa bahay. Yung production lang ako dito sa bahay maghapon. So, masagot ako ng mga interest maghapon. Halos, yun ang ginagawa ko. Gumagawa ko ng mga videos maghapon. So, kailangan ko rin mag-unwind. So, ang ginagawa ko, kapag kagano'n pupunta ako ng office, which is layo, di ba, sa Manila, magkakaroon na kami ng office. Ang tinutukoy ko is yung, ano, nung time na nasa ibang company pa ako. So, ang ginagawa ko, pupunta ako ng office para ma-refresh ako or makapag-socialize naman at least once a week. At least once a week. Para lang, ano, kahit nagbabaliwan sila doon, di ba, puro motivation yung pinagagawa nila doon, kailangan ko yun eh. Kumbaga, para ma-energize ako for the week and then the rest of the week, hataw na ulit ako. Kumbaga, parang pang-recharge ko lang yun. Okay, hindi ako pumupunta sa office unless meron talaga akong kailangan kausapin doon or may bebenta ako ng products, di ba? May customer ako ng product. Production eh. Di ba? Produce. Kailangan mo lang mag-produce. Kung saan ka nakakapag-produce, doon mo lang ipagpatuloy. Okay? Hindi activity. Production ang pinag-uusapan natin. Hindi activity. Yung sinasabi nila na pantamad yung online, di ba? May context kasi. Depende kasi sa context eh. Pero kung ikaw nakakapag-produce ka online tapos sasabihin nilang pantamad, so wag mo silang pakinggan. Hayaan mo lang sila, ituloy mo lang kung ano yung nakakapagbigay sa'yo ng result. Okay, so I hope marami kang natutunan dito sa video na ito and make sure na i-apply mo kagad yung mga natutunan mo. And kung nagustuhan mo yung mga natutunan mo dito sa video na to, hit mo yung like
And mag-comment ka dyan sa ibaba kung meron ka mga katanungan, suggestion, violent reaction, opinion, or whatever. Sinasagutan ko yung lahat ng mga comments dyan. Actually, hanggat kaya ko pa, sinasagutan ko yung mga comments dyan sa baba. And once again, meron akong mini course na ginawa, which is yung Overcoming Objection. Pwede mong i-access yon. Yung ginawa ko na mini course na yun, sa description, mahahanapin mo na lang sa description ng video na ito para matutunan mo kung paano sasagutin lahat ng objections ng prospect na pinepresentahan mo. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung See First. And kung sakali man na sa YouTube mo pinapanood itong aking video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!